One of the very important things to consider in backyard chicken farming is the productivity of your breeding materials. Like say for example, out of every 10 hens, ilan ang nangingitlog daily sapagkat kailangan ma-quantify natin. Yung aming mga unang stocks ngayon sa Braveheart Farms na mga manok, ito ay ang iba rito mga lagpas 2 years old na. So we are starting to conduct a study on their productivity o yung kanilang laying rate to determine whether kailangan na naming i-cull sila o katayin na, pahingahin to put it more gently, sapagkat yung manok kasi pag umabot ng mga 3 years old, dahan-dahan ng kumukonti ang itlog. So what we did last week, I instructed our farmhands to conduct a recording. Tulad po nito. This is pen number 4. And makikita po ninyo sa pen number 4 on April 12, siyam ang itlog. The following day, anim. On the third day, 7. The fifth day, 5. And then 8. And then kahapon, 10. That's a very good laying rate kasi itong pen na ito, there are 18 hens. Ang ibig sabihin, kapag siyam ang kanilang itlog on a daily basis, 50% ang laying rate. And that's a very good laying rate, no? So, ito po yung kailangan namin gawin. Mamayang gabi, yung ibang mga kulungan na medyo mahihina yung egg laying, ay personally, huhulihin na po namin yung mga inahin sa gabi. We will fill the body at tignan namin yung may mga gut, no, o mga taba sa puwit, which would indicate that they are no longer laying eggs. Kailangan ihiwalay, pakawalan muna, allow them to melt, no, tunawin yung taba sa puwit, yung gut, para mangitlog uli. So after that, kapag talagang hindi na siya makarecover, it's time to cull them and put them to good use. So ito po yung isang bagay na dapat matutunan ng ating mga farmers, na hindi habang panahon yung ating mga inahin ay mangingitlog at mangingitlog, no? Darating yung panahon na bababa yung kanilang productivity, and when the time comes, kailangan yung mga matatandang inahin ay gawin ng aros kaldo. Sorry, but that's the reality of farm operations.